Hello, good morning, good afternoon, good evening. Saglit na video lang to. May nagtatanong lang ano bang mas maganda daw, planters pot or mga pot? Plastic, ceramic, terracotta, itong nandito kasi plastic lang, or seedling bag. Ayan, bago ko sagutin yun, sasagutin ko muna isang tanong, bakit daw ako poor seedling bag ang gamit? Kasi po wala akong pera pambili ng mga ganito. Simura to. Pero ayan, so discuss ko muna kung ano yung maganda sa kanya, tsaka pangit sa kanilang dalawa. Para lang makapag-decide kayo kung ano yung bibilihin nyo. Diba, kung madami kayong halaman or nagbabala kayo na bumili or magpatubo na madaming halaman, ano yung bagay sa inyo. So discuss ko muna to, itong mga planters pot or mga pot. Hindi naman masyado nagkakalayo masyado yung presyo nila dito. Pero ang maganda kasi dito, makakabili kasi kayo ng ganito mga 10 pesos, yung mga gantong itsura. Ayan, yung mga gantong itsura may mga 10 pesos niyan sa Lazada or sa Shopee. Maglagay na lang ako ng link diyan sa my description. Pero maganda kasi sa kanya, durable siya, 'di ba? Talagang matibay, mapa-plastic or mapa ano 'yan, lalo na terracotta, 'di ba? Huwag lang talaga mababagsak. Pero durable siya compared dito sa mga plastic na 'to. Tsaka maganda talaga siya na ipang-design sa garden, 'di ba? Nakakita ba naman kayo ng garden na ang lahat ng seedling bag niya or lahat ng paso niya sa halaman niya plastic, 'di ba? Ako lang yata yung ganun. mas magandang gamitin 'to for aesthetic purposes, syempre, plastic pot. Tsaka mas malaki siya, 'di ba? Mas makakagalaw agad yung mga halaman natin kapag dito agad. So hindi na natin kailangan mag-worry sa pag-repot niya kasi matagal bago mag root bound yung mga halaman. May budget naman kayo, 'di ba? Ito na, talagang kung may budget ako, ito din naman ang bibilhin ko sa lahat ng halaman. Kaso yun nga lang, iba kasi yung purpose ko. Pero yun, kung may budget, go for plastic pots na or kahit anong pots na kung anong pasok sa budget nyo. Sobrang ganda talaga niya, hindi ko naman i-deny na talagang ito bibiling ko kapag kaya ko, pero hindi. Pero yun, pero may maganda din namang advantage to or may maganda din naman sa paggamit ng mga seedling bag na plastic. Una, sobrang mura nila, di ba? Yung 50 pieces, nasa ano lang yan, wala pang 50 pesos, parang magkano ba bili ko dito? 40 something, kulang 50, pero ngayon yata nagtaas sila ng konti. Pero yan, 4x7 yung madalas kong ginagamit kay Mayana, di ba? Yung mga pinapropagate ko. Pero ito, lagi nyo ito nakikita yung gantong size, parang ano ba to? 3x5 yata ito. Yan, 3 inches tapos 5 to. Tapos yan, kapag binuksan nyo kasi yan, di ba? Talagang para siyang pot din. So okay din naman siya. Nagagawa naman niya yung purpose na yun nga pag nagpo-propagate. Tsaka nagpapalaki na din ako dito, 'di ba, ng ibang halaman. So okay naman. So kung wala kayong budget or nagtitipid talaga kayo, ito maganda 'to sa mga ayun pang-business din kasi, 'di ba? Kung ibebenta niyo din naman, bakit pa kayo magaganito? Unless ang ibebenta niyo mga indoor plant talaga, 'di ba? Mas may bibili kapag nakapat siya. Pero kung ang paggagamitan niyo lang naman, 'di ba, mga mayana nga na ibebenta niyo. Okay na. Okay na yung mga ganito na seedling bag. 4x7 to. Ito yung lagi kong nagagamit kapag nagpapalaki. Kasi matagal siya bago ma-root down. Siguro mga 2-3 months bago maglabasan yung ugat sa loob. Tsaka makapal siya. Tingin lang kayo ng ganito sa Shopee or sa Lazada na maganda yung review tungkol sa kapal. Ayan, ito kasi. Sige, i-share ko na lang yung link ko dyan. Ayan. So, ayan. Diba? Okay naman siya. So, nag-repot pa ako or naglilipat ako ng mayana siguro 2 to 3 months nga bago kasi siya ma-root bound. So, okay siya. Ang medyo pangit lang dito sa seedling bag, di ba? Kapag tumagal, naiinitan, nababasa, ayan. Medyo nagiging brittle yung pagka-plastic niya. Pero matagal pa naman yun. Ganoon naman lahat ng plastic. Actually, dito din, di ba? Kapag init lamig, talagang medyo nasisira. Pero matagal. Dito, yun napupunit, di ba? I'm sure naranasan nyo na yun, bumili kayo ng halaman sa mga garden shops tapos iuusod nyo kasi minsan ang habit natin kapag kukunin natin yung halaman dito lang ang hawak, di ba? Kukunin lang natin dito tapos itataas na natin, so napupunit sila dito na dapat ang hawak po sa halaman kapag ililipad natin dito para alam yun, hindi sila nasa-stress kasi baka magalaw yung ugat kapag ganyan lang ang ano nyo. Pero ganyan lang siya, dahan-dahan. So, iaangat yung ganun. Yun, ang purpose kasi para sa akin ito is pang-propagate lang. Kapag lumaki, okay na, papamigay na lang natin. So, hindi nakapanghinayang, di ba, ipamigay yung mga ganito lang. Lalo na to, yung mga gantong kaliit. So, kapag may nahingi, sige, pamigay natin, naka-seedling bag lang naman yan. Unless ito, kasi, again, ito, wala pang 50 pesos. So, mga piso siya isa, kulang piso, isang pirasong ganyan. Ito kasi, ang bili ko dito, ito, mahal to eh. 30 pesos to. 30 pesos, pero meron niya sa Shopee na 10 pesos.
Diba? Sayang, 30 pesos isa laban sa piso. Diba? Or 10 pesos na lang. Sige, sabihin natin 10 pesos isa laban sa piso kung ipapamigay nyo. Sayang. Nasa sa inyo yan. Basta yun lang ang difference nila. Walang masyado. Depende yan sa purpose. Diba? Depende yan sa purpose nyo kung para saan talaga. So, kung pang design, go for plastic pots, ceramic, ayun nga, terracotta. Pero kung mga saglitan lang sa inyo yung halaman, ipapamigay nyo din naman or ibebenta nyo pang business, seedling bag na lang, di ba? Mas cost efficient, di ba? Mas malaki yung kikitain nyo if ever nagbe-business kayo kasi konti lang yung cost eh. Di ba? Konti lang yung gagamitin yung kapital. Also, kung nagsisimula pa lang kayo sa paghahalaman, siguro mga 1, 2 or at least or maximum 3 months pa siguro, yung hindi nyo pagamay masyado yung mga halaman nyo, seedling bag lang muna, lalo na kung nagpo-propagate kayo, di ba? Kasi I'm sure dyan, dumaan din naman tayo dyan lahat, di ba? Hindi lahat ng pinopropagate natin nagiging successful, may mga namamatay. Kung idediretso nyo kasi dito yun, sayang naman, di ba? Imbis na buhay talaga yung halaman na nandito, nasayangan lang ng patay na propagation plant or propagated plant. So, kung dito kasi, okay lang. Kasi nga, mura lang naman to. So, hindi nakakanghinayang masyado. Kung kaya nyo naman, ang mga bihasa na kayo, diba? Again, bihasa at saka mayroong budget. Dito na kayo mag-propagate, mas okay. Diba? Yun nga kasi hindi nyo na aalalahanin na pag-i-repot. Diretso nyo na dito kung kaya nyo. Pero kung naginagamay nyo para nag-exercise kayo kung paano maghalaman, dito muna. Ayan. So, ito yung tatlo na nandito sa nandito yun sa loob or nandito sa ilalim. Meron ako dati na medyo mahaba. Yun yung ginamit ko sa mga bougainvillea dati. Para lang mas makagalaw ng pababa yung ugat nila. Pero wala na yun, naubos na yun kasi kunti lang binili ko. Pero ito, itong malaki to. Ano ba ang size na to? Parang 8x6 yata. Hindi ko sure. Pero yan, ganyan siyang kalaki. Tapos malaki talaga to. Ayan. Ganyan siya. Diba? Pang malalaking halaman to. Hindi ko na siya masyadong nagagamit kasi sinisimulan ko talaga dito sa maliit. Pero kapag mayroon kayong mga giant sunflower, or sunflower nga kasi sobrang magpatubo ng ugat nun, pwede nyo siyang ditong ilagay para talagang kalat agad yung ugat niya. Or ano pa bang mga wild magpatubo ng ugat. Madami eh. Basta pag wild magpatubo ng ugat, yung mga lalaking seedling bag ang gamitin nyo. Pero kung mga okay lang naman, mga mayana, ganyan, di ba, mga aglonema, pwede na dito. Ayan o. Kayang-kaya na nilang i-accommodate yung mga ugat. 4x7, ito 3x5 yata. Tapos ito 6x8 yata. Hindi ko lang sure. Pero yun lang, di ba? Kasi may nagtanong lang, hindi pa naman ganun kadami yung nagtatanong. May mga nagtatanong, ano daw bang bibilhin nila? Pot na? Or seedling bag. So kung beginner kayo, seedling bag muna. Kahit hindi kayo nagbi-business, seedling bag muna para lang magamay nyo. Pero kung medyo matagal na, sanay na kayo maghalaman, diba? Tapos may budget naman kayo, pot na para naman maganda sa garden nyo. O tinan nyo, hindi ko masyadong ginagamit. Kasi mas gusto ko dito. Kasi ang purpose ko nga lang talaga, kapag okay na ako, kapag may nanghingi, hindi naman ako madamot, ipapamigay ko. Kaya sana makapag-decide kayo kung anong bibilhin nyo, kung seedling bag ba or seedling pot. Ayan, so shinare ko lang yung mga advantages niya or yung mga disadvantages, diba, kung bibili kayo. Depende talaga sa paggamit nyo. Pero yun lang. Sana nakatulong tong video na to. Kapag okay, pa-subscribe na lang. And ayun, pa-like, share. And yun pa, yun lang naman ginagawa sa YouTube, diba? Then sabi na YouTube, magugustuhan nyo daw tong video na to. Sa pakipanood na lang. Maraming salamat. EJ po ulit. Thank you.